Part 2, line breeding. Sa line breeding, ginagamit at ang iba't ibang pamamaraan ng inbreeding upang mamintine ang linyada. Ngunit sa proseso ay iniingatan ang pagtaas ng pagka-inbreed ng bawat henerasyon. Maaari magsimula ito sa isang pares, sa trio o sa maraming trio. Mas maraming pares ang pagsisimulan, mas matagal bago maging problema ang pagka-inbreed ng mga manok. Hanggat maaari, magsimula sa mga purong hindi magkamag-anak. Sa ganitong paraan ay nakakapag-line breeding ng mas maraming henerasyon na hindi nagiging problema ang sobrang pagka-inbreed ng mga manok. Para magawa ito, kailangan na hindi bababa sa 2 trio. Kung isang trio lamang ang pwedeng gamitin, kailangan iplanong mabuti ang pagpares lalo na ng mga henerasyong napalalabas para maingatan masyado ang pagtaas ng pagka-inbreed ng mga ito. Dahil magkamag-anak ang pinagpapares, napakahalagang sinasamahan ng masusing pagpili ang line breeding. Bawat manok na napakita ng anumang epekto ng inbreeding depression ay kailangang alisin kaagad. Sa bawat henerasyon, kailangang obserbahang mabuti ang mga manok upang maalis ang mga posibleng epekto ng pagtaas ng antas ng pagkapuro o tinatawag na homozygosity ng mga manok gaya ng mga kapansanan. Dapat alisin kaagad ang maobserbahang may mga ganito dahil kapag nagkataon genetic ito ay lalaganap ito sa buong langkay, hindi lamang ang epektadong manok ang ialis kundi pati ang mga magulang nito. Kasi kahit kasi hindi nakikita sa mga ito ang depekto, taglay-taglay nila ito sa kanilang dugo. Chapter 4, Outcrossing. Ang outcrossing ay pagpapares ng mga manok buhat sa isang linyada, ngunit hindi magkamag-anak. Ang totoo, may katiting na relasyon po ang mga ito dahil maaaring sa isang original na pares sila nanggaling, pero dahil lampas na sa 6 na henerasyon, walang ninunong kumon sa kanila, walang magaganap na inbreeding depression sa pagpares sa kanila. Dahil puro ngunit hindi inbreed ang resulta ng ganitong pagpares, ipinagpapalagay na hindi apektado ang antas ng testosterone nito, kaya pwede siyang gawing panlaban. Kaya lamang, kung mababa na rin ang testosterone ng 20 ginamit, hindi maaasahang tataas ito sa anak na gagawing panlaban. Isa pa, kalimitan ay isa o 2 mayor ng mga katangi ang panlaban lamang ang makikita sa ganitong manok. Kaya hindi sila gasinong ginagamit bilang panlaban. Maaaring gawin ang outcrossing kung may 20 manok na iisa ang linyada ngunit magkaiba ang pinanggalingan. Mahirap lamang alamin kung hindi nga makamag-anak ang mga ito, lalo't hindi naman masusi ang pagtatala ng pinagmulan ng materyales. Totoo po ito. Pwede rin namang sa tuwi-tuwi na ay makapagpalitan ng materyales sa kapwa ng papalahe na magkatulad na linyada para ma-maintine ang linyada sa pamamagitan ng outcrossing na mas mahabang panahon. Mas maraming purong manok, mas matagal na namamantine ang linyada ng walang nagaganap na sobrang inbreeding, kaya lamang kailangan iprograma ang pagpapares-pares ng mga manok. Kahit recessive ang mga katangian na ginagamit ng panghalo, kung
kung kaya hindi kita ang mga ito sa mga anak, kalahati pa rin ng dugo ng anak ay galing dito. Mga delikado nga ito dahil kahit hindi nakakakita sa kanilang anyo ang taglay-taglay nila ang mga ito sa kanilang dugo, kapag ginagamit bilang palaiin, malamang na magtrobak nga ang mga ito. Kung dominate naman ang mga katangian na pinaghalo ni Nyada, makikita mga ito sa anyo ng mga anak. Mahalagang nahaluan ng iba ang minamintinin ni Nyada kahit mag-breed out. Magkaroon pa rin ng impluensya ang hinahalong ni Nyada sa mga henerasyong mapalalabas. Kalimitan, ang mga puro dito na napisa, natawag na island born, ay galing sa mga original na angkat na trio. Habang napakikinabangan ang mga ito, hindi problema ang pagpapalabas ng mga purong manok. Kaya lamang, habang tumatanda ay humihina na ang kakayahang magparami ng mga ito, sa ganitong sitwasyon, ang unang maiisip ay muling umangkat lalo't kaya rin naman. Pero may mga practical na pamamaraang maaring gawin upang mamintina ang linyada sa loob ng ilang henerasyon. Upang magkaroon ng sapat na bilang ng mga palaiing gagamitin upang makapagpalabas pa ng karagdagang mga purong manok ay para may magamit sa pagpapalabas ng mga mistisyong panlaban. Batid ng lahat na ang matinding inbreeding sa loob ng ilang henerasyon ay nagpapababa ng kalidad ng mga manok. Kahit nga isang henerasyon lamang na close inbreeding, may inbreeding depression na. Hindi pa nga lamang nakikita na epektuhan na inbreeding depression ang pangingitlog. Dami ng napapalabas na sisiw at kalidad ng mga ito, na epektuhan din nito ang laki ng manok at ang kanyang katapangan. Na paniniwalang dahil sa pagbaba ng testosterone sa katawan nito, gustong-gusto natin gamitin bilang seed pool ang mga inbreed na manok, ngunit kailangan natin gawin ng paraan ang kaliitan nito. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga posibilidad na kapag namintinaan din niya da, maaring may iba pa na singhalaga ring mga ito. Ang outbreeding ay ang pagpapares ng manok na buhat sa isang dinyada. Ngunit malayong makapag-anak, may kaunting inbreeding dito, ngunit hindi sapat ang pagkakaroon ng inbreeding depression, nagkakaroon ng malayong makamag-anak kung maraming pamilya ang binubuo ng dinyada. O yun po, sa wikang Tagalog, pinaliwanag ko na po yan. Sana po, naintindihan ng mga nag-request sa akin. Excuse me. Kung yun na po, yung sinasabi nila sa inbreeding, kailangan hindi masyadong close. O, yun po, yung mga inbreeding, ginagawa lang yun pag yung nagkaroon na kayo, nakakita nyo na yung talagang mga pure lines nyo na, na nagpapanalo. Yung nga, pinapaliwanag ko doon na 65-75% yung inahin, yung tandahan mo ngayon yung mga 70%, yan ho, pwede nyo gawin sa inbreeding. Doon ho ang pagkuha ng linyada. Doon na kayo pwede mag-pure. Pero tatandaan nyo, walang pure lines. Kasi ho, si Floyd Garley, sinubukan niya yung manok na 17 generation. Tinuos niya, meron pa rin mga decimal point. Wala hong puro. Ako breeder, pero hindi ako naniniwala may pure lines. Hindi ako naniniwala. Kasi ho, sipin nyo si Floyd Garley, nagtsaga siyang ang isang manok eh, inbreed niya ng 17 generation. Gano'ng katagal ho yun? Tinuos niya, halos, may mga ano pa, may mga decimal pa, mga 0.8, bago maging pure. Kaya hindi ho talaga, wala ho talaga pure. Yun lang ho, paliwanag ko sa inyo. O, hanggang dito na lang po ako. Siguro naman, yung mga nag-request sa akin, maintindihan nila yan, Tagalog na Tagalog yan. Hindi ko yung inimbento yan, talagang galing pa yun sa Kaki School District Pilipinas. Sindir ko lang sa inyo. Maraming salamat at please subscribe, like, and comment. Maraming salamat sa inyo sa mga
sa mga aking mga subscriber ba, marami-rami na rin, no? Meron na mayigit siyang daan. Eh ba, yun yung mga aking mga viewers, eh, meron na 5,000. Pakisuporta lang naman ako. Please, like, comment, and subscribe. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Sana po makakuha to ng magandang impormasyon doon sa mga baguhan na hindi maintindihan yung tinatopic ko. Ito na po yung nire-request nyo. Sana maintindihan nyo lang. Intindihan nyo na lang maigay. Maraming salamat po.